Kumusta? Happy Friday po and welcome back to our pet channel. My name is Mark Avalos at your service. And the best practices po na ibabahagi ko ngayon sa inyo is kung paano po mag-deworm ng ating mga cats and kittens. Yes, mga pusa po ang i-deworm natin sa araw na ito. Alright, at isang wow na wow again dyan! Ikaw nga ay nanonood ng channel ko. Yes, please do not forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka every time may bagong video uploaded ako. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Tayo po ay magdi-deworm ng mga pusa. Alright, because if you have a pets, I have a pets, let's pause it. Yes, ang deworming po ay isa sa mga importanteng programa ng ating mga pusa, aso at ng iba pang pets. So, programa, may opening and closing remarks. Wow, wow! Yes, pag sinabi pong deworm, ang ating pong papatayin. Dapat na alisin sa stomach ng ating mga pets or ng mga kittens and cats ay ang mga bulate. So usually may common na bulate or worms po tayong tinatawag. Meron po tayong tinatawag na roundworm. Roundworm, so bilog ito. Whipworm. Whipworm, so you're so whippy. Whippy, yung matalino, ganun ba? Then roundworm, whipworm, tapeworm, at saka hookworm. And the most important is the worm. Duh! Wow naman! Kailan po ba ini-schedule ang deworming sa kitten or cats? Yan ang magandang katanungan kasi hindi naman po natin pwedeng, ay, gusto ko na i-deworm bukas. Naisipan mo lang mag-deworm bukas, kailangan i-deworm mo na. Hindi po. Meron po silang schedule kung kailan po natin sila i-deworm. Dini-deworm po natin ang mga alaga nating cats or kittens after 2 weeks from the date of birth. Pinaka-earliest time po ng pag-deworm is 2 to 3 weeks. Pero mas advisable po na 1 month para mas medyo malakas na po sila. Kasi within 2 weeks, probably medyo weak pa yung mga kittens natin at maliliit pa. Pero anyways, pag 1 month po, konti pa lang po naman yung worms nila. So, advisable 3 weeks. And then after 3 weeks, after 4 weeks, and then 6 weeks, and then after 16 weeks, and then after 6 months na. Although nakikita nyo po ngayon sa chart, yung schedule po ng kanilang pagdi-deworm. Alright? So, next naman po is, ano po ba ang mga symptoms ng cats and kittens na dapat ko na po siyang i-dewormed? Alright, another good question! Okay, usually po ang common symptoms niya nakikita natin sa mga mata ng pusa natin. Medyo nagluluha or nagbumuta. Yan. And then check their schedule, your vet card. Kung meron na po kayong vet card nung previous deworm niya, that's better. Kaya maganda po yung mga nagawa natin na nagawan ng vet card yung mga pets niyo. Kasi doon po natin malalaman kung kailan po yung next na deworm niya. At least, nire-remind po kayo ng mga vet card. Alright, so pag nakita nyo po, usually nagmumuta siya, medyo basa yung kanilang poops or tae, meron din namumutla, makikita nyo po sila na namumutla, meron din yung nangangayayat or mahinang kumain, usually sometimes nangangayayat sila pero malakas kumain, meron din yung nangangayayat na mahinang kumain or nawawalang gana na kumain. And then, minsan, nagsusuka at nagtatay. Alright? So, yun po yung mga common na symptoms ng ating mga... Ano-ano nga ba ang kailangan at importanteng bagay na kailangan natin sa pag-deworm ng mga pusa or ng mga cats and kittens? Yes!
konti lang naman. Hindi. May mga kailangan po tayong dapat na i-prepare sa pagdito for mo. At ang pinaka-importante na dapat natin i-prepare is dapat may alaga kang pusa. Kasi kung wala kang pusa, ano yung di-deworm mo? Ikaw. O, di ikaw na. Duh. Wow na wow! Ang pangalawa po ay dapat na meron kayong timbangan. Yes, dapat may timbangan po kayo para malaman niyo po yung tamang dosage na ibibigay sa ating mga pusa, kittens, or cats. Kasi meron pong sukat yan, may tamang dosage po. Pag nasobrahan po, pwede po silang mag-overdose at pwede po nilang ikamatay. Alright? At ang pangatlo is kailangan natin ng syringe. Syringe po, usually ang ina-advise ko po sa inyo is yung 1 ml. 1 ml na syringe para mas madali pong makuha yung sukat nila. Kasi maliliit lang naman po yung pusa natin. So yung syringe po, tatanggalin nyo po yung dulo nito ha. Hindi nyo po ituturok yung deworm. Nagamitin nyo lang po ito para maipainom sa kanila. Alright? At ang pangatlo, syempre, huwag kakalimutan ang ating dewormer medicine. Ang dewormer product po, ang ginagamit ko po is itong Pyrantel Embonate Nematocide. Yes, Pyrantel or Nematocide. Kasi ito po ay mabisang pamatay po ng ringworm, hookworm, tapeworm, at roundworm. Pinaka-importante doon is yung deworm. Wow! Yeah! Wow na wow! So, ang dosage po na ibibigay natin sa mga cats and kittens natin or mga pusa ay nakadepende po sa timbang nila. Nakadepende po ang sukat sa timbang ng mga alaga nating mga pusa. Yes, at kung titignan niyo po, babasahin niyo po sa gilid ng nematocide box, nakalagay po dun sa dosage and administration ng cats is 4 ml per kilogram body weight. So, basically, hindi naman natin sinasabing mali ito, pero ang sabi ng mga vet, it's not advisable na bigyan mo ng 4 ml per kilogram ang pusa. Kasi masyado siyang madami. Ang advisable po is 1 ml per 1 kilogram. Or 1 ml is to 1 kilogram po ang ibibigay nating dosage sa mga pusa. Alright, so nagbasa-basa rin po ako, nag-research din po ako sa mga cats group or pet channel. At yes, nakita ko nga po na meron po mga gumamit ng 4 ml per kilogram, which is ang result is na overdose po yung mga cats nila or yung mga kittens at namatay po. Which is meron din namang iba na na-survive. So yun pong iiwasan natin. I repeat, ang dosage po, ang normal dosage at advisable dosage na kailangan natin bigay sa mga pusa natin is 1 ml is to 1 kilogram. Okay? So tara, samahan niyo po ako at i-deworm po natin yung mga cats and kittens natin dito sa bahay para makita niyo po kung paano po sila painumin. Okay? So bigyan niyo nga po ako ng isang masigabong palakpakan. Joke. Alright, so bigyan mo ako ng pusa dyan! Ayan! So ito na po ang ating pusa. Ay! Hindi pala pusa, mali po pala. So palitan ko lang po, wait lang, mali si Direk. A few moments later. Ayan, ito na po ang ating pusa. Tama na po ang nakuha kong hayop. So, si Cotton po, isa po sa aming kitten dito. Atin pong i-deworm si Cotton. So, unang-unang gagawin po natin is titimbangin po natin si Cotton para malaman po natin ang dosage na ipapainom natin sa kanya. So guys, 900 grams si Cotton. So guys, bago natin bigyan ng 0.9 ml si Cotton, i-shake well muna natin yung gamot. And then, since 900 grams ang kanyang sukat or timbang, 0.9 ml lang ibibigay natin sa kanya. Yan mga kapostura, sa gilid po natin sila papainumin para siguradong madali nilang maiinom yung ating gamot.
Nandito po si Cotton, si Candy at si Bubbles. Yahoo! Yan. So healthy na po sila. So after ng ilang weeks na naman, saka natin sa deworm. So this is their second deworm. So after 6 months, 6 weeks, i-deworm po natin ulit. Deworm. Sa araw na to, natapos po tayo mag-deworm ng 3 kittens. At na-deworm ko na rin po ito kanina, si Sky. Si Sky po ay isang adult namin dito sa bahay. So yun po ang mga importanteng dapat na meron tayong mga kapustura. Dapat meron po tayong timbangan, yung syringe po at yung ating nematocide. Alright, so kung hindi nyo po alam ang sukat, huwag po tayong basta-basta nagbibigay ng deworm sa ating mga alaga. Kasi maaari po silang ma-overdose at ito po ang kanilang ikakamatay. Kung hindi po natin alam, magtanong po tayo sa vet. May mga malalapit po tayong vet dyan, tawagan po natin si vet para po ma-advisean po tayo dahil sila lang po ang number one na pwedeng tumulong sa atin. Secondary is magtanong po tayo sa mga cats groups, which is napakadali na po sa panahon ngayon kasi may mga cats groups at may mga experts na rin po na naka-join sa group na yan. Alright, hanggang sa muli po. Please, if you did not subscribe yet, pa-subscribe ako and then hit the bell button para ma-notify ko po sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam! Paalam! Bye-bye! Bye-bye daw po! Maraming salamat po sa lahat ng subscriber. And hanggang sa muli, stay safe po mga kapustura!